Hu! Sigaw ng binatang sumasayaw sa isang maharot na tugtugin. Kaharap ang mga babaeng halos maghubad na sa klase ng mga damit na suot ng mga ito, magulo, mausok, at nangangamoy sigarilyo ang loob ng bar. Ngunit hindi iyon alintana ng binata. Bagkus ay mas lalo itong ginaganahan sa kanyang ginagawa. Ang uminom, manigarilyo at babae. Yun ang nagpapaikot ng mundo ng binata. Hindi natatapos ang gabi niya na hindi siya magiinom at mambabae. Para sa kanya kailangan niyang mag-enjoy sa buhay habang bata pa siya, live life while still young, ika nga. Ang kadalasang sinasabi ng mga bagong kabataan. At isa na roon sa may mga ganoong pananaw ang binata. Bagay na ikinagagalit ng kanyang ama, ayaw niya sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama na magtrabaho na siya, upang pamahalaan ang negosyo ng kanilang pamilya, at magkulong sa opisina, dahil mas pipiliin niya ang mag-enjoy sa buhay, kasama ang mga naggagandahang babaeng nakikilala niya sa bar. Come on baby, shake your body, pang-aarok ng binatang si Daniel sa babae. Habang umiindak kasama ang dalagang nakilala niya mismo sa bar. Ganito ba? Malanding tanong ng babaeng kasayaw sa maharot na tugtugin. Nakahawak ang binata sa baywang ng babae. At ang babae naman ay humahawak sa balikat niya, at ang mga katawan nila ay halos magkakadikit na, dahil sa pagsasayaw ng dalaga na animoy inaakit siya. Yes baby, ganyan nga. Yes, bulong ng binatang si Daniel, na animoy nagustuhan ang ginawa ng babae, pasimple kasi nitong hinawakan ang dibdib ng ipinagmamalaki ng binata. Hey handsome, I have something in my mind that you might like it. Nang aakit na anes ng babae, at bahagyang inilapit ang bibig sa tainga ng binata, at pinagala sa maskuladong katawan ng binata ang kamay. I guess I like that. Tugon ng binata, dahil sa mabilis niyang naunawaan ang nais ipabatid ng babae sa kanya, hinuli niya ang kamay nito, na gumagapang papunta sa tiyan niya. Dahil nakakaramdam na siya ng kakaiba sa katawan. Let's go then honey. Anas ng babae sa tainga niya. At siya na ang unang humalik sa binata. Ni hindi nila alintana ang maraming taong nakapaligid. Lumabas sila ng bar na naghahalikan, at sumakay ng kotse. Pagkasakay ng kotse ay humihingal na nagtanong ang binata. Which place? Your place or my place? Your place. Okay, my place, here we come. Anang binata, at minaniho ang sasakyan papunta sa kondo niya. Pagkarating ng kondo, ay kaagad niyang ipinagbukas ng pinto ng sasakyan ang dalaga, at naglakad sila papasok sa loob. Pinindot ng binata ang elevator, at nang bumukas ang pinto ng elevator, ay kaagad silang pumasok. Pagkasara ng pinto ng elevator, ay kaagad na hinuli ng binata ang mga labi ng babae. Mga halik na punong-puno ng kapusukan, ang mga dila nila ay nag-eespadahan na animoy mayroong labanan na nagaganap, unti-unting pinagagapang ng binata ang kamay niya sa katawan ng dalagang nakilala lamang sa bar. Ni hindi nga niya nakikilala ang pangalan ng dalaga, pero wala siyang pakialam, dahil ang tanging nais lamang niya ngayon, ay ang maangkin ang nakakaakit na katawan ng babae na nagpapatakam sa kanya. Napabulong ang babae nang hiniwokan niya ang balat nito, at pinaglalaroan ang maliit na baywang ng dalaga. Ang mga kamay ng dalaga ay bumaba din, upang hawakan ang kanyang chest, at ginagalaw ang kamay ng taas baba. Ting! Tanda ng pabukas ng elevator, kaagad silang umayos ng tayo, at nagkunwaring walang ginagawa. Kaagad silang lumabas ng elevator, at pumunta sa unit ng binata. Pagkapasok nila sa loob ng unit, at pagkasarado ng pinto, ay muling hinuli ng binata ang mga labi ng dalaga, habang ang mga saplot nila ay unti-unting nahuhulog sa lapag. Kaagad niyang hinela ang babae, at dahan-dahan niya inihulog sa sofa ng sala nang hindi naghihiwalay ang kanilang katawan. Napabulong ang dalaga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. It seems you like, saad ng binata dahil kasalukuyang pinaglalaroan ng mga daliri niya, ang katawan nito. Yes, I want you now handsome. Tugon ng babaeng gustong-gusto ang kanyang ginagawa sa kanya ng binata. Not yet baby, I want something first, saad ng binata at kinuha ang kamay ng dalaga, at ipinatong sa kanyang malapad na dibdib. Napangiti ang babae at umupo na para bang nakuha nito ang nais niyang ipagawa. Nang makaupo sa harapan ng binata, ay kaagad nitong sinimulang gawin ang nais ng lalaki. Ay, malaking gulay.
Sigaw ng sinumang pumasok ng unit niya, nang hindi niya alam, gosh, anang binata at tarantang lumayo sa babae, at tinakton ang harap ng unan. Ganun din ang ginawa ng babae, ay, ano ba yan, bakit ka ba basta-basta pumapasok sa bahay ng may bahay? Sigaw na tanong ng babaeng kasama ng binata, nang makahumas sa pagkagulat. Matapos matakpan ang sarili ng nadampot nitong mantil ng mesa. Sorry sir, nandito na po ang inyong pizza. Nakayukong saad ng babaeng may dalang box ng pizza, at hindi na pinansin ang sinabi ng babaeng kasama. Anong pizza, hindi kami nag-order ng pizza? Inis na tugon ng binata sa babaeng delivery girl, na nakayuko at hindi nag-angat ng ulo. What? Bagot na tanong ng binata sa babae, na wala yatang planong umalis. Po, nagtatakang nag-angat ng ulo ang babae at nagtanong. What are you still doing here? I already said we didn't order pizza, pero sir, nakasaad po sa address na narito sa receipt na hawak ko na ito ang bahay. Pilit ng babae, ni hindi nito pansin ang sitwasyong nakakailang. Miss, are you out of your mind or what? Hindi ba sinabi ko na hindi ako nag-order? Anang binatang napipikon na sa babae. Ah, sorry po ulit ma'am, sir. Paumanhin ng babae, at agad na lumabas ng kanyang kondo. Heist! Inis na napaupo ang binata sa upuan, at ang babae naman ay nang-aakit na lumapit sa kanya na parang walang nangyari. Let's start over, handsome. I'm not in a mood now. You may leave. Tamad na tugon ng binata at isinandig ang ulo, at tinakpan ng kamay ang matang nakapikit. What are you serious? Inis na tanong ng babae. At halatang nabitin sa kanilang ginagawa, sino ba namang hindi may inis? Nasa kasagsagan pa lang sila ng kanilang ginagawa nang may umiksi na. Yes, magbihis ka na at umalis. Nawala na ako ng gana. Bali walang tugon ng binata, at hinilot ang sentido ng nakapikit. Inis na pinulot ng babae ang kanyang mga damit at isinuot. Pagkatapos makapagbihis, ay pabalibag nitong isinarado ang pinto. Pagkaalis ng dalagang kalampungan, ay pumasok ng banyo ang binata at naligo. Pagkatapos maligo ay kaagad na nagbihis at natulog. Kinabukasan, tanghali na nang magising ang binata. Pagtingin niya ng orasan ay 37 minuto pasado alas 10 na. Tinatimad at masakit ang ulong bumangon ang binata, at tinungo ang banyo, upang maligo. Matapos maligo ay kaagad siyang bumaba upang magluto, nang maalala niya na araw pala ng Sabado. Hi! Malalim na napabuntong hininga ang binata, nang maalala na uuwi pala siya sa mansion. Ito ang araw na ayaw niya. Dahil kapag Sabado at Linggo, ay kailangan niyang umuwi sa kanila, at magkikita na naman sila ng daddy niya. Ayaw man niya ay wala siyang magagawa, ayaw niyang sumama ang loob sa kanya ng pinakamamahal na ina. Ang kanyang balak na pagluto ng makakain, ay kanya na lamang ipinagpaliban, dahil sa ayaw at sa gusto niya, ay kailangan niyang umuwi. Tamad na nagtimpla ng kape ang binata, at nang matapos magkape, ay kaagad na siyang naghanda sa pag-uwi sa mansion. Sir Daniel, pinatatawag po kayo ng daddy niyo, nasa study po siya ngayon, at ipinasasabi na pagdating niyo po, ay puntahan niya siya doon. Panipi, agad na salubong sa kanya ng katulong nila sa mansion, pagkarating na pagkarating niya. Okay po, Yaya Luman, pakihatid na lang po ng gamit ko sa kwarto. Aniya sa katulong. Sige po, senior ito, sagot ng matanda at kinuha ang maliit na bag niyang dala. Pagkaalis ng matanda ay napailing na lang ang binata, at kaagad niyang tinungo ang study room ng daddy niya at kumatok. Pasok. Bukas yan. Sigaw ng kanyang ama na nasa loob ng opisina. Kaagad niyang binuksan ang pinto upang pumasok. Mabuti at dumating ka na. Ano po ba ang inyong sasabihin, at nais niyo po akong makausap dad? I received a report, mula sa aking tauhan na inuutusan, para bantayan ang pinaggagawa mo. Hua, wow dad, matutuwa na po ba ako dahil pinababantayan mo ako? Alam niya na kagagawa ng daddy niya ang nangyari kagabi. Stop being sarcastic Daniel, kailan ka pa ba magtitino, ano tong nakarating sa akin na report, nakipaglampungan ka na naman sa kung sino-sinong babae. Dad, binata ako at karapatan kung gawin ang gusto ko. Yan na lang ba ang gagawin mo sa buong buhay mo? Hanggang kailan mo gagawin ang mga ginagawa mo? What do you want me to do? Manage your business and act like you.
Wala kang galang na bata ka. What is wrong with me? Dahil sa akin at sa negosyo ko na buhay ka, nagagawa mo ang mga gusto mo, lumaki kang hindi naranasan ang hirap. At ini-enjoy mo hanggang ngayon ang buhay na iyon. So now tell me, what is it in me na ayaw mo? Wala dad, wala akong ayaw sa'yo, ang ayaw ko lang ay magtrabaho ako. Ayokong magkulong sa opisina, ayokong maging katulad mo dad, ayoko ng business. And besides, mayaman na po kayo, kahit hindi na po ako magtatrabaho buong buhay ko, ay mabubuhay na ako. Katwiran ng binata sa ama. Sa ayaw mo o sa gusto, ay kailangan mong matutunan na pamahalaan ang negosyo, dahil kailangan mo nang matutunan ang pagpapatakbo nito, bago pa man ako mag-retiro. Anang kanyang ama na hindi na pinansin ang mga rason niya. No dad, ayoko. Kung ayaw mong pamahalaan ang negosyo, ay mas mabuti pang ibigay ko ito sa foundation, at hindi kita bibigyan ng mana. Kahit isang kasing ay wala kang mamanahin. What dad? No, hindi pwede yun. Ako ang anak mo pero hindi mo pamamanahan. Kung hindi ka magtitino at hindi mo pa mamahalaan ang negosyo.at kung paninindigan mo iyang baluktot na katwiran mo, ay nararapat lang na hindi mapapasayo ang lahat ng tinatamasa mo, you're too old to stay happy-go-lucky Daniel. Now tell me, gusto mo bang magtrabaho o ayaw mo? Pero dad seryoso, tatanggalan niyo po talaga ako ng mana. Naniniguradong tanong ng binata, ngunit tiningnan lamang siya ng ama ng seryoso, at tinging hindi ito nagbibiro. Okay, payag na akong pamahalaan ang negosyo. Sumusukong pagpayag ng binata sa kagustuhan ng kanyang ama. Sa takot na baka nga ibigay ng ama nito, ang pag-aari ng pamilya nila sa isang foundation. Kung ganun mag-uumpisa ka sa Hotel Villaverde sa isang isla sa Visayas. Dad, are you serious? Ipapadala mo ako doon sa isla? Ako na kaysa isa mong anak. What if mapahamak ako doon? Gulat na tanong niya sa ama. Yes. Ipapadala kita doon sa ayaw at sa gusto mo. And about your safety, there's nothing to worry about it. Mababait ang mga tao sa Visayas. And that decision is final. You may go, pack your things, and your flight would be a day after tomorrow. But dad, why so urgent? The day after tomorrow? Really dad? Gulat at nagre-reklamo niyang tanong sa ama. Go, pack your things, your mom and I already talk about it. Pumayag na ang mami mo. Bali walang saad ng kanyang ama, at kaagad siyang tinalikuran. Wala nang nagawa ang binata na lumabas sa opisina ng ama. Ayaw man niyang pamahalaan ang negosyo, ay wala siyang magagawa dahil nakasalalay dito ang mana niya, ayaw niyang maghirap siya pag nagkataon. Anak, mom, ay simukhang tapos na kayong mag-usap ng daddy mo. Ani ng kanyang ina nang makitang lumabas siya ng opisina. Yup, mom. Tugon niya at humulik sa pisngi ng ina. So aalis ka na ba bukas anak? Curious na tanong ng kanyang ina. Are you serious, mom? Pumayag ka talagang ipadala ako sa Visayas? Nagre-reklamong tanong niya sa ina. Anak, malaki ka na, nararapat lang na ikaw na ang pumalit sa daddy mo. Mahina hong pagpapaliwanag sa kanya ng ginang. Hi! Malalim na bumantong hinga ang binata at ngumiti sa ina. Kahit ano ay gagawin niya, kapag ang ina na niya ang humiling, kaya naman ay pinili niyang huwag ng makipagtalo pa. Okay mom, susundin ko po ang gusto ninyo. Pagsang-ayon na lang niya sa ina, at nagpaalam na aalis na upang simulan ang pagliligpit ng mga gamit. Kaagad na tinungo ng binata ang kanyang sasakyan, at mabilis na minaneho paalis ng mansion. Bakit ba kasi kailangan doon pa ako magtatrabaho doon sa Visayas? Hindi ba pwedeng dito na lang? Asar na bulong niya habang nagmamaneho ng sasakyan pabalik ng kondo, upang magligpit ng kanyang mga gamit. Alice, ito ang address ng Eddie Deliver mo. Sabi ng kanyang kasamahan sa trabaho, at inabot nito sa kanya ang resibo, at ang pizza box na kanyang Eddie Deliver. Sige Andrew, akin na at ng may hatid ko na. Agad na tugon ng dalaga sa kasamahan, at mabilis na kinuha ang papel na inaabot nito sa kanya. Alice, bakit ba kasi nagtatsaga ka na maging isang delivery girl, eh trabaho yan ng mga lalaki. Andrew, hindi porket trabaho ng lalaki hindi na pwede sa babae. O siya aalis na ako baka nanhahaba na leeg nang nag-order nito. Pagtatapos ng dalaga sa usapan.
Dahil baka humaba pa ang usapan pag hindi pa niya ito iwan, kaagad na sumakay ang dalaga sa motorsiklo at mabilis na pinaharurot sa kahabaan ng kalye. Pagkarating niya ng lugar na kanyang pagde-deliveran, ay kaagad siyang pinapasok ng guard na nakabantay sa gate. Sabi dito ay Block 2 Lot 12. Aniya at hinanap ang bahay. Ay ayon, tuwang aniya nang makita ang pinto, kaagad na lumapit ang dalaga sa pinto upang mag-doorbell. Ngunit mukhang wala yatang balak na magbukas ng pinto ang tao na nasa loob ng bahay, nakailang pindot na siya ay wala talagang nagbabukas, bakit ang tagal? Ano bang klaseng tao itong nag-order ng pagkain? Bakit ang tagal namang magbukas ng pinto, aniya at sinubukang ipihit ang lock ng gate? Bukas pala ito. Tao po, ma'am sir, tawag ng dalaga at sinundan ng katok sa pinto, tama naman ang napasukan ko, bakit kaya walang sumasagot? Ano ba ito? Baka masabihan ako na trespassing nito, nagkakamot sa ulong nag-aalangan ang dalaga. Habang palinga-alinga sa paligid. Mukhang wala yatang tao sa bahay nato, sino kayang pasaway ang nag-order nito, at hindi naririnig ang doorbell. Ano yun? Nagtatakang bulong ng dalaga nang makarinig siya ng ingay. Kaagad na hinahanap niya kung saan nanggagaling ang mga ingay na kanyang naririnig. Sa isiping baka kailangan nito ng tulong. Habang sinusundan ng pinanggagalingan ng kanyang naririnig, ay dumako siya sa pinto ng isa sa mga kwarto. Kaagad na binuksan ng dalaga ang kwarto, at mabilis na pumasok. Ay malaking gulay, sigaw niya nang makita ang dalawang taong may ginagawa sa sofa na nasa kwarto. Napako ang mga paa niya, at hindi kaagad nakahuma sa nasaksihan. Kaagad na naghiwalay ang dalawa, at mabilis na nagsipag hanap ng maitatakip sa kanilang mga sarili. Narinig pa niya ang pagmura ng binata. Kaagad siyang tumalikod sa dalawa bago nagsalita. Sorry sir, nandito na po ang inyong pizza, nauutal niyang sabi at mabilis na tumalikod ng mahimasmasan siya. Naging mabilis ang tibok ng puso niya. Anong pizza? Hindi kami nag-order ng pizza, inis na tugon ng binata sa kanya. What? Po, what are you still doing here? I already said we didn't order pizza. Inis na turan ng binata. Marahil dahil sa naantalang ginagawa. Dahil sa pang-iistorbo niya. Ah, sorry po ulit ma'am, sir, saad ng dalaga at kaagad na tumakbo siya palabas ng bahay. Hinihingal na napasandig siya sa tabi ng gate ng bahay, habang hawak-hawak ang kaliwang dibdib. Hay, ano ba yan? Ang malas ko naman ngayong araw na ta. Bakit ba ganung eksena pa ang nakita ko? Paano na kaya ngayon tang pizza na ta? Bakit ba kasi o order tapos hindi naman kukunin? Kainis. Mga pusit talaga sila, namomoreblemang anis ng dalaga nang dinaanan siya ng babaeng inis na inis. Tika, siya yung babae kanina ah. Aniya sa isip at kaagad na yumuko. At pasimpleng humakbang patago sa tabi, dahil nahihiya siyang tingnan ng babae. At ayaw niyang makita siya nito, ang bilis naman nilang natapos. Aniya. Uwi na nga lang ako, aniya at kaagad na umalis. Mabilis na bumaba ang dalaga gamit ang hagdan, at tinungo ang motor at minaneho paalis ng lugar, bago pa man siya makita ng dalaga na galit na lumabas ng unit, at baka pag nakilala siya na siya ang audience ng mga ito, ay makalbo pa siya. Kaya mas pinili na lang niya na maghagdan. Heist, pagod na naupo ang dalaga sa sofa ng kanyang apartment. Kakauwi niya lang pagkatapos ng kanyang trabaho, daladala ang pizza na hindi na-deliver. Ano ba yung nasaksihan ko kanina? Ang tanga ko, bakit ka ba kasi pasok ng pasok sa bahay ng may bahay? Paninirmo ng dalaga sa sarili, at nagpapadyak ang mga paa. Pero in fairness cute siya, aniya maya-maya nang maalala ang mukha ng binata. Pero no, mukha siyang chick boy. Muling kastigo ng dalaga sa sarili. Heist, makakain na nga. Aniya nang mapatingin sa box ng pizza na hindi niya na-i-deliver kanina, agad na tumayo ang dalaga, at kinuha ang kahon at dinala sa kusina, at naglagay ng ilang slice sa microwave upang initin. Kaagad siyang kumuha ng Coke in can sa refrigerator, at dinala sa lamesa kasama ang pizza na ininit. Sino kaya ang tumatawag? Aniya at dinampot ang cellphone, upang tingnan kung sino ang tumatawag. Si mommy lang pala. Aniya at tamad na sinagot ang tawag ng kanyang ina. Hello mom, saan ka ba nang galing na bata ka, at kanina pa ako tawag ng tawag, ay hindi ka sumasagot.
Nailayo ng dalaga sa tainga niya ang cellphone dahil sa tinis ng boses ng ina sa kabilang linya. "Mom, may trabaho po ako." Tamad na sagot niya sa ina. "Sinabi ko naman sa'yo tigilan mo na yung kakatrabaho mo sa pizza parlor na yan, at magpakasal ka na lang sa anak ng mayor." Ani ng kanyang ina, ito ang dahilan kung bakit siya nagtatsaga sa trabaho, at ayaw umuwi sa kanila, dahil sa gusto ng mami niya na pakasalan niya ang anak ng mayor nila sa bayan. Dating may kaya ang pamilya nila, pero dahil sa sakit ng kanyang ama, ay unti-unting naubos ang pera nila sa pagpapagamot ng kanyang ama. Pero sa huli napunta din sa wala, dahil pumanaw pa rin ang kanyang ama. "Mom, alam mo ang sagot dyan. Ayoko." Matigas na pagtanggi niya. "Siya kung hindi kita mapipilit, baka naman pwede kang umuwi dito kahit ngayon lang." "Mom, iha, summer naman na, baka gusto mang magbakasyon man lang, baka naman namimas mo na ang maligo sa beach anak." Panunuyo ng kanyang ina sa kabilang linya. "Hindi nga siya namimilit, pero pauuwiin pa rin naman niya ako, heist." Bulong niya sa sarili, "Anak, sige na. Mom, may trabaho po ako, kaya hindi po ako pwedeng umuwi." Pagdadahilan niya sa ina ayaw niyang umuwi ng probinsya, dahil ayaw niyang magpakasal sa lalaking sinasabi ng ina. "Umuwi ka, Alice. Dahil yan ang gusto kong mangyari, at isa pa hindi pwedeng wala ka sa araw ng kasal ko, anak." "Ano po?" Gulat na tanong ng dalaga. Sa gulat niya ay bahagyang napalakas ang kanyang pagkakasabi. "Kakasal ka po. Kaninong kasal po yun, ma?" Medyo nauutol na ulit na tanong ng dalaga sa ina. "Hay nako, bata ka, umuwi ka rito dahil magpapakasal ako next week." "Mom, are you serious? Talagang magpapakasal ka sa lalaking kakakilala mo lang? Gaano mo na po ba kakilala ang pakakasalan ninyo?" Puno ng pag-aalalang tanong ng dalaga sa ina. Maagang nag-asawa ang kanyang mga magulang, at maaga ring namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. 19 pa lang ang mami niya noong magpakasal sila ng kanyang ama, sa tulong na rin ng mga lolo't lola niya in both sides. Napagkasunduan ng mga matatanda na paigang may kasal ang kanyang mga magulang, sa kadahilan ng nagdadalantaw na ang kanyang ina, kaya naman sa edad ng ina na 38 ay bata pa ito tingnan. Noong nakaraang buwan tumawag din ang kanyang ina, upang ipaalam sa kanya na may nanliligaw daw dito, pero hindi niya seryoso dahil sa akala niya nalilipas din iyon, gaya ng mga nagdaan niyang relasyon. Pero ngayon iba na, dahil nagbabalak na ito na magpakasal. "Anak, mabait na tao ang Tito Gerardo mo. Kaya umuwi ka na rito." "Pero ma," muling ani ng dalaga, ngunit agad na inawat ng kanyang ina ang iba pa niyang sasabihin. "Tama na ang pagkuntra, anak, at isa pa, may asim pa ako, may asim pa ang mama mo. Gusto ko rin naman tumandang hindi nag-iisa, alam kong hindi mo pa ako maiintindihan ngayon, dahil wala ka pang asawa, pero darating ang araw na maiintindihan mo rin ako," madremang saad ng ina ng dalaga sa kabilang linya. "Mom naman, pag nagkaanak pa po kayo, ay mapapagkamalan na ako na ina ng magiging kapatid ko." Nauubusan ng dahilang aniya sa ina. "Eh ano naman ngayon, aba hindi ko naman ipapaalaga sa'yo ang magiging anak ko kung sakali ah." Katwira ng kanyang ina, habang siya naman ay inis na inis sa sinasabi ng ina, bakit pa ba siya mag-aasawa eh matanda na siya. Tanong niya sa isip, "Hindi ka pwedeng mawala sa araw ng kasal ko, Alice." Pagtatapos ng kanyang ina sa tanong, hindi na siya pwedeng umangal. Alam niyang pag ganun na ang tuno ng pananalita ng ina, at tinatawag na siya nito sa kompleto niyang pangalan, ay galit na ang kanyang ina, at hindi na siya maaaring tumanggi. "Okay, Mom," buntong hiningang tugon ng dalaga, at walang nagawang pumayag sa kagustuhan ng ina. Nang marinig ng kanyang ina ang kanyang pagsang-ayon, ay kaagad na itong ibinaba ang tawag. Inis na ibinato niya ang hawak na cellphone sa sofa, "Bakit ba puro ako kamalasan sa araw na ito, una yung makakita ako ng mga nagtatalik na pareha. Isa pa yung mga yun, bakit kasi hindi man lang sila mag-lock ng pinto, bago nila gawin ang ganun? Pangalawa itong mami ko na hindi maawat sa gusto. Bakit ba ang gugulo ng mga tao sa mundo?" Asar niyang tanong sa sarili. Kinabukasan, "Oh, anong mukha yan, Alice? Bakit kay aga-aga ay sambukol yang pagmumuka mo, at daig mo pa ang natalo sa loto? Sino ba ang hindi tutuyuan, Andrew? Aba, matutuwa pa ba ako kung ako ang nagbayad ng pizza na inihatid ko kahapon? Masarap naman ang pizza na kinain mo ah.
Masarap nga, nabawasan naman ang ipon ko. Bulong niya habang sinasalansan ang mga box ng pizza sa box na nakalagay sa likod ng motor niya. Oo nga pala, may kwento ako sa'yo. Aniya sa kausap, nag-cross arm ang kausap niyang lalaki, at tiningnan siya na parang sinasabi na ano na. Magkwento ka na. Alam mo bang ang bahay ng nagpahatid ng pizza, na hindi kinuha kagabi, ay may kasama pang libreng live show sa bahay na yon. Anong live show? Curious na tanong ng kasamahan niya, nipatikip naman ang bibig ang dalaga nang maalala ang kanyang sinabi. Pasaway ka talaga Alice, bakit ang daldal mo? Kastigo niya sa sarili, at pinukpok niya ang ulo ng sariling kamay. Hoy! Ano yung ginagawa mo? Tika nga, ano kamong live show ba yon? Tanong ng lalaki sa kanya. Nginitian niya lang ito ng makahulugan, at sumampa na sa motor. Wala, kalimutan mo na yon, aniya sa kasamahan sa trabaho, at ini-start na ang motor. Paano? Alis na ako bago pa lumamig itong mga ihahatid ko. Pagdadahilan niya sa kasamahan sa trabaho. Sige mag-iingat ka, hindi na siya sumagot sa binata, sinaluduhan na lamang niya ito, at kaagad na pinaharurot ang minamanihong motorsiklo. Oo, muntik na akong madulash doon ah, ano ka ba Alis, mag-ingat ka naman sa susunod, huwag laging pinaiiral ang matabil mong dila. Kastigo niya sa sarili, habang patuloy na umaandar ang kanyang daladalang motor, at binabagtas ang daan patungo sa bahay na kanyang paghahatiran. Pagde-deliver ng pizza ang tanging naging trabaho ng dalaga, simula nang nagdesisyon siyang mamuhay ng mag-isa. Malayo sa ina. Nagtatrabaho siya sa umaga at nag-aaral sa gabi. Yun na ang naging routine niya, at isang taon na lang ang kailangan niyan babunuin sa pag-aaral, ay mahahawakan na rin niya ang diploma, at makakapaghanap na ng mas maayos na trabaho. Nakakapagod. Saad ng dalaga at umupo sa kanyang sofa, salamat naman at tapos na ang araw. Sino kaya ito? Tanong niya sa sarili nang marinig na tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng lamesita at tiningnan. One messages received. Kaagad na binuksan ng dalaga ang mensahe. Mom! Anak, naisend ko na sa Gmail mo ang ticket mo para bukas. Anong ticket para bukas? Nagtatakang tiningnan ng dalaga ang Gmail niya, at nakita niya na may ipinadala nga ang ina. Flight details. Departure time 7:45 a.m. Arrival time 9 a.m. Ano, mommy naman oh, bakit ang aga-aga ng flight? Asar na anis ng dalaga. At talagang nag-book na siya. Reklamo ng dalaga at parang may iyak na napasandig sa sandigan ng upuan. Hoy Alice, nakita mo na ba? Tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Hindi na pala niya napatay ang tawag ng ina. Hello mom, nandito pa po ako. Ano nakita mo na? Opo, bakit naman po ang aga ng flight ko mom? Ikinuha kita ng maagang flight, para naman makapagpahinga ka muna, bago magsimula ang seremonya ng kasal ko. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at naiiling na pinatay ang hawak na cellphone.